architectural designs, ayusin lahat para kang nag-create ng panibagong bayan. It's just a matter or a question of funding. So, sumang-ayon naman siya at ganun din sa mga ibang lugar, talagang napakalaki ng pinsala at mukhang maraming lugar na talaga mag-i-start from zero, from scratch. So, instead of looking at the situation in a negative way, magandang tingnan na rin in a positive way na kung saan mayayos natin pati yung mga easement, yung setback, yung tinatawag na floodline, yung height ng mga buildings. Over the weekend, kasi last Friday, I was in Malacañang for another purpose. Ano? Iba naman yung pag-uusapan sana namin ng Pangulo. Pero in the course of our conversation, binanggit niya yung tukol sa pagiging o sa pag-a-appoint bilang rehabilitation SAR. Eh nabigla rin ako kasi wala naman talaga akong idea, wala akong expectation na i-offer sa akin yung position. So hindi ako nakasagot kagad at pilit kong binabalik doon sa aming topic sa gabing yon, sa hapon na yon, ang aming usapan. Pero parang sa tanda ko, mga dalawa o tatlong beses niyang binanggit na kung tatanggapin mo ngayon, eh ipapipirmahan ko na yung appointment papers, pati yung executive order, na babalangkas ng responsibilidad, ng functions, ng duties noong overseer o yung overall supervisor. Eh, alam mo, pagka ganong situation, maski biglaan, hindi ka naman pwede magsabi tahasang kagad ng no. Hindi ko... it's either yes or no. Pero pwede rin namang yung... Pwede bang, Mr. President, bigyan mo ako maski dalawang tulog lang para pag-isipan ko ang bagay na yan. Ang nasa isip ko, hindi naman para mag-isip talaga kung oo o hindi. Pero ang nasa isip ko noon, kailangan makapaghanda rin ako maski papano. So, agad-agad, pag labas ko ng Malacañang, tinawagan ko na yung mga kaibigan ko na may posibleng kakilala na mga urban planners, town planners, arkitekto, o yung maalam sa restoration and rehabilitation. At nagkaroon nga ako ng series of consultations and briefings. Ano? Ang huling briefing ko nga kahapon ng tanghali, and very enlightening yung mga natutunan ko sa kanila. At tinanong ko sila tahasan, viable ba ito? Feasible pa ba na may saayos natin yung mga lugar na nasalanta? Sabi nila, doable. Napakahirap, daunting nga, pero doable. Yung importanting word sa akin, yung doable. Hanggang hindi natatapos yung aking mga naka-schedule na consultation sa mga briefing, hindi pa rin ako mapag-decide. I only decided eventually or finally yesterday afternoon last briefing ko, na napakalaking challenge. Pero pag napanood mo yung nangyari, maski sa television man lang o narin mo sa radyo, talagang manlulumo ka at nandun yung desire. Sabi ko nga sa'yo, yung unang desire ko na tumulong, magpadala na maski papano doon sa mga nasalanta na hindi naman natin kakilala. At sabi ko nga, never mind the recognition, basta padala mo, bahala ka kung saan, basta doon mapunta sa mga nasalanta. So yun, and then so, nung nag-decide na ako at may idea na ako how to go about or how to face the challenge, in-inform ko na yung ating presidente. Sinabi ko na, yun yan, na humbly, na sinasabi kong tinatanggap ko na yung iniisip niyang task na ipe-perform ko at saka i-accomplish ko. At nagpasalamat din ako sa kanya doon sa tiwala, sa pagkakataon na kasi masarap na nga yung buhay ko nila. Hindi naman sa pag... kasi 42 years akong diretso talaga sa gobyerno, no? Upon graduation sa PMA, 1971, tuloy-tuloy, wala naman talaga akong break eh. Ito lang yung break after June 30, 2013. Talaga napakasarap pala ng buhay ng nagre-relax at saka walang ginagawa. Hindi ko man din akalain na mapuputol din pala yung sarap ng buhay. Pero for a purpose, why not? Malaking trabaho yung pinasok mo. Napakalaking trabaho. At in-expect ko maraming patigos ito. Kasi sabi ko nga sa'yo kanina, bago tayo pumasok dito, dalawang ICS ang iniisip kong challenge dito, no? Politics and dynamics. Kasi yan ang mga obstacles. Pero sabi nga nung isang resource person, yung isang expert na kausap ko, stay focused at hindi ka mawawala. Kasi pagka na-distract ka na doon sa mga batikos along the way, mawawalan ka na ng concentration, mawawalan ng focus, magpe-fail yung mission.
So that's where I am now, ano, na gusto ko makapokus. As a matter of fact, even before the appointment papers are signed, nagne-networking na ako. Ang una kong inalam, kasi Tacloban, for example, or Samar, washed away talaga lahat yung mga records, yung mga land titles. Ano. So it will open the opportunity for land grabbers to take advantage. Kasi kung walang mga titulo ng lupa at hindi mo na ma-establish, wala yung mga mohon, paano mo i-establish yung ownership ng mga lupa doon? So ang ginawa ko kahapon, nakipag-alam ako doon sa head ng LRA at tinanong ko kumusta ba yung computerization natin. Kasi malaking challenge ito, baka doon ako ma-bug down. Paano ko magsisimula ng restoration ng mga bahay, maski mga government buildings, kung hindi mo ma-establish yung titulo o ownership ng mga lupa doon. So napakahirap talaga. Eh kahapon ko lang nalaman yun sa aking huling briefing. Sabi ko mukhang napaaga yung inclination ko to accept the position. Hindi ko na-realize na meron pa palang ganong kasama problema. Kasi yung previous briefings that I had, hindi namin napag-usapan yung problema ng mga records doon sa mga areas na yon. So, yun. But no matter how challenging, nandyan na tayo at it's just a matter of formalizing the appointment and the executive order. Ang isang natatandaan ko lang na hiniling ko o na-request ko sa ating Pangulo, kung pwedeng i-define lang malinaw yung extent ng aking mandate at extent ng aking authority. Kasi napakalinaw nun, kasi napaka-importante nun. Ang natutuhan ko sa military, kung saan ako nanggaling, yung responsibility o yung authority, kailangan commensurate doon sa responsibility. No? Kasi kung walang commensurate authority doon sa napakalaking responsibilidad mo, sure formula for failure. So, yun. Yun lang ang pinaka number one na importante para sa akin. Did the President assure you full support for this? At napanood nga po natin ang bahagi ng press conference ni Senador Panfilo Lacson. Narinig po natin mula mismo sa kanya ang pagtanggap sa appointment ni Pangulong Aquino bilang rehabilitation czar sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Kinagulat daw po sa simula ni Senator Lacson ang appointment at hiniling pa umano niya ang dalawang gabi para mapaghandaan ang napakalaking hamon. Pero itong napakalaking tungkulin na ito na inaasahan magsisimula from scratch o zero ay doable naman po. Katunayan ay sinimulan na niya ang networking para masimulan ang trabaho, kabilang na po ang pakikipag-ugnayan sa LRA para di makapamnamantala ang umano'y mga land grabbers.